Ma'am, I'm sorry. Are you sure hindi magsasalita yung si Connor? Of course not. Hindi ka nagalit? I'm very, very disappointed in you. I never thought na magagawa mo yun. Ma'am, I'm really sorry. I really am sorry. Pero mas galit ako sa mga Reyes. Because they turned you into this. They made you act this way. But I'll protect you. I won't let you get into trouble. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam nito. Do you understand? Yes, ma'am. Now, please tell me, ito lang ang sikretong tinatago mo, hindi ba? Yes, ma'am. Ito lang, ito lang. Hoy! Yung mukha mo, nakakatawa. Ano kinagawa mo dito? Wala. Nakita ka sa kita pumunta dito, kaya sumunod ako. Kasama ka ba sa group? Mm-hmm. Napansin ko kasi na parang mag-isa ka lang, tapos na hindi ka man lang makisama doon, para ka may sariling mundo. At saka, di ba, sabi ng team leader natin, dapat di tayo hihiwalay sa group. Bakit ikaw? Eh, kasi sanay na ako dito. Teka, kanina mo pa ba ako sinusundan? Medyo. Kaya lang napansin ko na parang nagmo-moment ka. So, hindi na muna ako lumapit. Anyway, ano, tara na, bumalik na tayo doon. Baka mamaya hinahanap na tayo. Let's go! Sasama? Tara na! Don't worry, alam ko yung may pabalik. Promise! Let's go! Sinubukong alamin kay Olivia kung meron siyang ginawa kay Raquel. Wala daw. Hindi niya raw kailangan pa-imbestigan ng tao. Nasa sa'yo kung anong paniniwalaan mo. Ikaw, SP1, meron ka bang imbestigan info kay Raquel? Oo. Oh. Totoong munting siyang makapatay ng tao noon. Ang sabi niya, self-defense. Wala sa itsura magagawa niya. Hindi lahat ng nakikita natin totoo. Bawat tao may tinatago. Kaya dapat mas lalo tayong maging mapagmatsyag. Tama ka naman doon. Siguro, para hindi ka mahirapan, ngayon pa lang tanggapin mo na isa sa kanila ang pumatay sa kuya mo. Pero paano kung wala sa kanila? Paano kung may hindi pa tayo nakikita? Sinasabi ko lang pag dumating tayo sa dulo. Mas manaig sana sa'yo ang katotohanan at ang hustisya kaysa sa nararamdaman ko. Teka, sigurado ka ba sa pinupunta mo? Naman! Sigurado, sigurado! How could you be so sure? Because of the stars! Tignan mo sila. Kita mo naman, di ba? So, they're all facing north. So, that means, dun yung camp. Paano mo nalaman yun? Eh, basta, alam ko lang. Ayaw mo ba nun yung kasama mo, basta alam lang lahat? Ewan ko, basta ako gusto ko lang mag-isip.
Alam ko. Kaya ka nga nandito, di ba? Kaya kasama mo ko. Kung ganun lang sana katalig yung buhay, no? Na pwede ituro sa'yo ng mga bituin kung sa'yo yung tamang direksyon. Naranasan mo na ba yung... Naranasan mo na yung sobrang bigat nung pakiramdam mo, yung halo-halo. Yung halo-halo... halo-halo ang galit. Tapos inis. Yung sobrang dami para sasabog niya yung puso mo. Galit dahil... dahil nawala si Dad. Hindi naman kailangan mangyari yun eh. Hindi niya naman kailangan pumunta pa doon sa isang pamilya niya. Kasi sila naman yung rason kung bakit nangyari ito eh. Tapos galit sa sarili ko. Sa tuwing nakikita ko si Maming nasasaktan. Ewan ko, ba't pa kasi ganito? Ba't pa ang hina ako? Parang wala akong laging... wala akong magawa. Uy, huwag na umiyak. Alam mo, hindi naman totoo yung wala kang magagawa eh. Kailangan mo lang subukan. Huwag mong hayaan kainin ka ng dinadamdam mo. Alam mo kasi, yung nakaraan na yan, tapos na yan eh. Wala na yung magagawa. Kapag nagpatalo ka dyan, hindi mo mapapansin na lahat ng nasa paligid mo, unting-unting mawawala. Tsaka, tignan mo nga, oh. Lahat yan nagawa mo sabihin sa akin, eh sino ba naman ako? So enjoy lang naman ako, di ba? Bakit hindi mo subukan sabihin yan sa mga tao sa paligid mo? Siguro kaya madali sa'yo kasi hindi man tayo magkakilala. Tapos alam ko naman na pagtapos ito, pabalik na tayo sa kanya-kanya nating buhay. Hindi na tayo makikita muli. Pero pagdating sa pamilya mo, siyempre napakahirap. Hindi naman kailangan maging ganun. Uy, tama na yan. Huwag ka na umiyak. Tara na, bumalik na tayo dun sa mga kasama natin. Okay, let's go! And diba, I told you I will lead you to the right way. Sige na, tama na yan. Tara na, let's go! Come on! Wala nga ang toko eh. Tapos nakita ka nang nakatulala niya. Ano bang... Ah! Nandito sila, ano? Kung nandito lang yung tatay ng mga batang yan, siguro ganyan na ganyan, ano? Okay. Ito pong si Joseph Suerte dahil kahit paano nakasama na yung tatay niya. Pero ito pong si Obet. Ayan. Namumulila. Naghahanap din. Ano, si Arthur. No po, tay. Kasi natatakot ho ako eh. Tulog kayo. Gabi na. Sige, boss. Malapit na to. Arthur, gabing-gabi na yung paniniklop mo, ah. Baka gusto mo yung pagpabukas na yan. Excited, ah. Loko. Nais ko lang to para wala na akong alalahanin. Malapit na rin naman eh. Nang makasama ang asawa at anak ko. Paano kung dumating yung panahon na magkakilala nga ako sila? Ano kung masama doon? Karapatan nilang dalawang magkakilala sa isa't isa. Ay, hindi yata akong handa eh. Hindi mo kailangan maging handa agad. Mabait siyang si Oben. Alam ko maiintindihan niya yung lahat pagdating ng panahon. Unacceptable and unforgivable! Pero, Coach... Not another word from you. Papalisot ka pa eh.
Pasalamat ka hindi ka pinakulong ni Enzo ngayon, no? You guys know how important discipline is para sa atin. Not just inside the basketball court, pati sa totoong buhay. I'm sorry, Connor. You're kicked out of the basketball team. Coach, kailangan pa ba yun? He's already suspended by the school. And we need Connor for the championship. Malapit yung first game natin. Believe me, hindi namin ito ginusto. Pero mas gugustuhin ko pa, naging mabuti kayong tao kaysa sa kahit ano pang medalya. Joseph! Sir. Sama ka na sa starting lineup. Salamat po. Salamat, sir. Malapit na yung exam mo. Doon madi-determine kung makakapasok ka sa business short course nila. Salamat sa pagsama mo sa akin, ha? Ayos lang yan. Basta kung kailangan mo ng tulong, sa pagre-review mo, sabihan mo lang ako, ha? Ay, naku, hindi na. Hindi na sobrang na yung tulong mo. At saka nandiyan naman si Joseph, eh. Balik ka na kaya sa opisina. Hindi, naabala na kito. Ay, hindi naman abala yun. Ayos lang yan. Malapit kayo ni Olivia, no? Oo. Oh. Honestly, yung pamilya na lang nagbigay ng bagong buhay sa amin. Bakit? Wala. Iniisip ko lang yung naging relasyon nila ni Victor. Alam mo, Raquel, kung nagkakilala kayo ni Kuya, ang laki ng problema nila nun. Akala ko mag-iwalay sila eh. Pero pinaglaban ni Olivia yung relasyon nila. Nagbago siya para kay Kuya. Kaya pala ganun na lang yung galit niya sa amin naman. Ang dami niyang sinakripisyo. Siguro pati rin kay Victor. Hindi na maging madali para kay Olivia yung nalaman niya yung tugol sa inyo. Bakit mo naman itatanong? Wala naman. Gusto ko lang maintindihan si Olivia. Ang alam ko lang nasasaktan siya ngayon. Pero hindi siya masamang tao. Ang panalangin ko lang, sana balang araw, mahanap niya yung kapatawaran sa puso niya. Kailala si Enzo. Oo, bakit? Ano yung napibigayan sila ng pera? Meron ba? Meron. Ano naman ako napapansin na? Tagal ko na nakikita niyan, Jordan. Ah, eh, alam ko kasi meron silang poker nights. Baka naman nagbabayaran lang ng utang. Ano? Ano yan ang pag-iitin ng stepbrother? Ano ba ang pagkakakilala niyo kay Raquel Reyes? Eh, mukhang mabait naman po yun si Raquel. Mabait ba yun? Sabihin mo, nagagandahan ka na. Ate, matanong ko lang po. Ano ba pagkakakilala niyo kay Raquel? Ay nako, napakanuknukan ang yabang nun. Nung dumating nga yung lalaki nun, lagi niyang pinagmamalaki na mayaman siya. Hindi naman nagpapautang. Oo, kilala ko si Raquel. Lagi ho siya sa akin mabibili ng isda dito. Isang araw nga po, pinagmalaki niya na mayaman na raw siya eh. Kasi nahanap na po niya yung tatay ng anak niya. Lagi nilang sinasabi, dapat na sila magkaroon ng maraming pera. Kailan niya ho sinabi? Pating yung lalaking gwapo. Sabi nga niya, malapit na silang makaalis sa buhay na to. Kaya yung kumakalat dito na siya yung pumatay sa lalaki. Hindi na ako nagtataka kung totoo man yun. May iba bang pagkakataon na may sinabi siya tungkol kay Victor Benavides? Yun lang po munang nalalaman ko. Kapag may iba pa kayong impormasyon, tawagan nyo lang ako sa number na to. Sige po. Salamat to. How was your trip, Cal? Masaya po, Lola. I feel like I'm ready to go back to school na nga po eh. Good! Marami ka bang nakuha ng pictures? Madami-dami rin po. Alam mo, may kilala akong may-ari ng art gallery. Gusto mo pakilala kita? Not yet, Lola. Sa akin po muna yung mga photos ko. Sayang naman ang talent mo kung hindi mo isi-share. Enzo, are you okay? Yeah, I'm fine. Enzo, naparusahan na ba yung sumira sa kotse mo? Yeah, he's been punished. My God, ang kapal ng mukha niya para gawin niya yun sa'yo. Hindi ba niya kilala kung sino ka? I don't want to talk about it anymore, Lola. Pala, Kuya, di ba malapit na yung first game mo? Oh, bakit hindi mo sinasabi sa amin? You don't have to go.
tradisyon na natin, di ba? Nasuportahan ka sa lahat ng games mo. Tama, lalo na ngayon. Hindi ba kasama na rin sa team mo yung bastardo ng papa mo? We have to show them that we're united. Dahil kayo lang ang nararapat na Buena Vides. Cal, alala mo nung bata ka. Whenever you're feeling down, I would give you an ice cream and kung okay lang lahat. Feeling better? Yes, Mom. Sorry po. You don't have to apologize. We're moving on. It won't even be a memory. Promise me you won't do it again. I don't want to lose you. Hindi naman po ako makawala eh. Lagi lang po ako nandito para sa inyo. I love you, Mom. Marami nagsasabi na mukhang pera itong si Raquel. At ipinagmamalaki niya pa na magkakapera siya. Pero nakakapagtaka rito. Namatay si Victor nung naayos na ang testamento niya. Motibo yon para patayin si Victor. Hindi. Kasi kung mabait naman si Victor at binibigyan sila ng pera kahit nung buhay pa, bakit naman kailangan pang patayin? Gusto niyang madali eh. Ano kailangan ng malaking pera? Hindi, di ba kasi may sakit yung tatay niya? Nagkasakit lang yan si Matias nung namatay na si Victor. Tama ka nun, Torres. Napansin ko nga, pero may mali eh. Ano mali sa'yo? Oh, maraming testigo laban sa kanya. Pero hindi nyo ba napapansin? Ha? Pare-pareho sinasabi nila, pati mga salita nila pareho. Parang may nagsabi sa kanila na yun ang sabihin eh. Sino naman kaya? Taong nagbigay sa akin ng impormasyon na to. Sino man siya, talagang gusto niyang madina mga Reyes. So, ibig sabihin, may nagtatago ng katotohanan dito, kaya dinadala tayo sa mga Reyes. Pwede, pwede din baligtad. Ginagawa niya to para hindi siya pakinalaan at magmukha siyang biktima. Iimbita ako si Raquel sa presinto. Siguraduhin yung maayos ang lahat. I need my money first. Make sure this is gonna happen. Okay. Cal! Sige, kumusta? Taga kita, hindi nakita. I'm fine, Joseph. Okay, sige. Joseph. Oh. Thank you for asking. Gusto ko minsan mag-usap tayo. Ano ang pag-usapan natin? Tungkol kay Papa. Gusto ko siya makilala. Sandali lang kasi kami nagkakilala at nagkasama. Gusto ko malaman lahat tungkol sa kanya. Cal! Halika dito! Sandali lang. Bakit kayo? Stay away from my brother. Diba sinabi ko naman sa'yo, huwag naman pag-usap sa taong yun? Kuya, ano bang masama? Nag-uusap lang kami, wala namang kaming sinasabi. Just stay away from him. Dito tayo.
Adon, dun tayo. Okay. Let's take it there. Okay. Skippy! Sir! Anthony! Anthony! Anthony, sit with us. Muna ako. For your research university, New Jaguar, it's number 10, Enriquez. Number 14, Ledesma. Number 12, Buenavides. Sabi pumatay sa dad nila? Afraid! Hindi. Mabait siyang tao. Number 11, Number 13, Loveless. Number 14, Loveless. And you let this happen, Anthony? Sa laro ng buhay, paano ba masasabi na panalo o talo? Sino at sino ang nagde-determine? Nasa dami ba yun ng tropeyo, palakpakan at naukuha mong papuri? Gano'n ba ka-importante na parati kang panalo? Dina, I told you, mag-tryout ka sa cheerleader team. I can't. Hindi na kaya ng time ko eh. So what keeps you busy? Well, school and other things. Sa BCR dito, jingle na ako. Mamis, pwede ba magtanong? Ikaw! Excuse me? Sabina, do you know him? No! Anong no? Bebert, ikaw ang dahilan kaya ako nawalan ng trabaho. At di ko rin pala kasalanan kung nagkamali ang suot ng costume mo. Costume? So, did you go out to a party without us, Sabina? No! I don't even know this guy. Nahanap ka ng CR, di ba? Dun sa taas. Girls, gana. This guy's freaking me out. Freaking me out. Oh, ano nangyayari, guys? Kinakatay na tayo ng kalaban natin, oh! Alam ko sa tingin nyo, hindi ako parte ng team na to. Napinalitan ko lang si Connor. Pero kung lalo nyo akong pagtatabo yung palaro, walang mangyayari sa atin. Matatalo lang tayo. At alam kong alam nyo yung tungkol sa amin na Enzo. Kung may natutunan naman ako sa tatay namin, yun na yung hindi pa huli lahat para sa pangalawang pagkakataon. Yun lang yung hinihingi ko sa inyo. Napatunayan na isa ako sa inyo. Magtulungan naman tayo. Okay, guys! Bawi tayo! Let's go! Come on, come on! Jaguars on three! 1, 2, 3! Jaguars! Sabina! Uy, I'm here! Sabina, dear! Ikaw si
sabihin na that this man, right? Pinakita sa akin ng mami mo ang picture mo. Ako si Matilda. Matilda Esmundo. Magkaibigan ko din ang parents mo. Right, right. By the way, this is my daughter, Olivia, and this is Auntie Nicolides. And my grandson, Calvin. He studies too, Sabina. Pati yung ano, yung isang ako ko si Enzo, he's a player. Do you know them? Well, makikilala mo rin sila. Because I have a feeling na kakalapit ang pamilya natin. Version of yourself in anything you do. You don't have to live in anybody else's story. Ito yung sinabi ng paborito kong basketball player. Siguro nga ganun ang buhay. Hindi nabibilang sa mga napapanalunan mo ang pagkapanalo mo. Nasa pagtingin mo. Kung minsan kasi kahit panalo ka na, kung talo na ng tingin mo sa sarili mo, talo ka. At kahit anong pagkatalo mo, kung hindi ka tumitigil magpursige, mas panalo ka. Isa, nagtulong-tulong, kaya kayo nanalo. Oh! Oh! Gamit dapat! Oo nga, kaso-kaso may isang asartalo dyan eh. Pare, masabi tayo ni Coach. Huwag tayo balik. Ah, sige, sunod ako. Mauna na kayo. Ma, mauna na kayo sa bahay ako. Masabi kami ni Coach.